May nagtanong sa akin. Hello po sir, may tumawag po sa office namin. Ang sabi is he's from civil service. Kasi daw po may nag-file ng case against me. He told me to call the lawyer who filed against me. When I called the lawyer, ang sabi dapat daw bayaran sa credit card. Humingi po ako ng statement. Tapos ang sabi is tatawag daw muna sa credit committee of this bank. When he called me up again, he told me po na binayaran daw po ng lawyer na ang bank. He told me to pay 15,000 through GCash po ng lawyer. Pwede po ba yun? Scam po ito. Ano? Itong mga to is mga manluloko to. Ito yung talaga mga manluloko. Kasi unang-una ho, wala hong tatawag sa inyo from civil service. Anong kinalaman na civil service sa utang nyo? Meron man ho kayong utang. Diba? Kung meron man ho kayong matatanggap na imbitasyon, galing po ito sa korte. No? So, yun po matatanggap nyo is subpoena. No? Ito po yung imbitasyon kung meron mang nag-file ng kaso against you. No? So, wala hong kinalaman ang civil service dito. At pangalawang red flag dyan is binayaran daw nung abogado yung ano yung inyong utang, tapos i-gcash nyo lang daw sa abogado yung 15,000. Okay. Wala akong abogado ang magbabayad o aabunuhan yung utang nyo, no? Kasi ang trabaho ng abogado is dumepensa or ipaglaban yung kanyang kliyente, hindi yung para abunuhan yung utang, no? Nung tao, wala naman siyang kinalaman. Kasi, kung tutuusin, kliyente niya is yung ano eh, yung bangko eh, di ba? Bakit niya abunuhan yung utang mo? So, di ba, maling-mali eh. Ako, inaano ko lang yung logic, no? Kasi, hindi man ho ako abogado, pero mapagtatagni-tagni natin, i-analyze mo lang naman yan eh. Diba? So, napakalaki yung kalokohan niya na yung abogado na yon eh aabunuhan yung utang nyo, tapos kayo na lang magbabayad sa kanya through GCash. So, ang maganda kong ginawa nyo rito, nang hingi ho kayo na statement. No? So, tama yun, statement of account to, maghingi kayo. Tapos pagka mga ganyan, no, ang pinakamagandang gawin nyo po is dumirekta ho kayo dun sa bangko kung saan man kayo may credit card at dun ho kayo makipag-ugnayan para ho maiwasan nyo yung ano yung scam, kasi sobrang dami ho ng scammers ngayon talaga. Ito pa ho anuhin ko sa inyo, no, para maiwasan nyo rin, kasi meron din ho lumalabas na yung bang kunwari magpapautang. No. Tapos sasabihin, o magpadala ka ng ganitong dokumento. Tapos na-approve ka na. O pagka-approve mo, para daw makuha mo yung ano, yung proceeds mo, kailangan magdeposito ka ng ganitong halaga o magpadala ka ng ganitong halaga sa GCash niya. Huwag na wag ho kayong maniniwala sa ganun. Kasi po, ang lending po, ang financing at ang bangko, hindi ho manghihingi yan ng processing fee. Hindi ho manghihingi yan para ipadala nyo sa GCash nila o sa bank account nila, hindi yung manghihingi yan. Ang processing fee po is ibinabawas doon sa ano, sa net proceeds, no? Kaya wag ho kayong magpapaloko sa mga yan. Sinasamantala ho niya mga yan yung kahinaan nyo, kasi ang kahinaan nyo is kailangan nyo yung pera ngayon, no? So ngayon ang gagawin nila, ba kailangan nito ng pera, lolokohin ko to, iscam ko to. Diba? Yun ho yung ano eh, kumbaga vulnerable kayo eh during that time. So, ngayon, pag hiningan kayo ng ano, ng processing fee eka, eh, di-deposito nyo na agad dun sa kanyang e-wallet o kung saan man niya hingin. So, huwag na wag ho kayong magbibigay sa ganun. Kaya ano nga ho eh, nangutang nga ho kayo, tapos kayo hihinga ng pera. Eh po ba? Ano naman lohika yun? So, maling-mali ho yung ganun. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat to maging wise ho tayo. I-analyze ho natin maigi. Huwag ho kayo maniniwala sa mga ganun. Oras ho na nanghingi ng pera sa inyo, eh, huwag nyo nang entertaining yan.
definitely ho, scam yan. No? Eh, mga walang magawa sa buhay ang mga yan eh. Ano? Mga manluloko. No? Wag na wag ho kayo manini. Basta ho, kayo ang hininga ng pera, eh, wag nyo na hong ano yan, wag nyo na hong entertainin. Basta ho, too good to be true. Wag ho kayo maniniwala. I hope po may natutunan kayo ngayong araw. No? Yung mga ganyang mga taong manluloko. Basta ho, ano, too good to be true at nanghihingi ng pera sa inyo, eh, wag nyo na hong ituloy. Ano po? Wag ho tayong, ano, baga, ano yun na natin, putuli na natin dun yung cycle, no? Huwag na ho tayong magpaloko sa mga ganyan, no? I hope po na nakatulong. Maraming salamat po, no, sa patuloy niyo pong pagsuporta, sa panonood po ninyo, no, sa pag-share, sa pagla-like, sa pag-subscribe at sa pag-follow. Ano po? Talaga pong taus-puso akong nagpapasalamat sa inyo po, no, sa inyong pagsuporta. At hanggang sa muli po. Yun lang.